Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video nito? Tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa araw ng Biyernes, April 19, 2024. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, ang Kabanata 6, Talata 52 hanggang 59. Nung panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. At ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Ako po ay naririto sa Dampalit, Muson Road. Ito po ay mga palaisdaan na inyo pong nakikita. Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ito ay mga mahirap tanggaping mga pangungusap ni Jesus para sa kanyang mga disipulo at mga alagad sapagkat ipinagbabawal sa kanilang batas, sa kautusan, sa kanilang relihiyon, ang kumain ng hilaw na karne, ganoon na rin ang pag-inom ng dugo or pagkain ng dugo. Kaya't parang ang hirap itong maintindihan at maunawaan, subalit katulad kung paanong tayo kumakain ng pagkain na ipinapasok sa ating katawan, ganoon din yung dapat ipaunawa sa atin ng Panginoon na dapat natin siyang tanggapin sa ating buhay, papasukin sa ating buhay. Maunawaan sa mga salitang ito ni Jesus ang halaga ng pakikibahagi sa ating pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo. Nakikibahagi tayo sa kanya. Ito ay bilang mga Katoliko, tayo po ay tumatanggap ng kanyang katawan at dugo sa tuwing tayo ay dumadalo sa mga banal na misa o kaya ay sa mga Eucharistic celebration. Suma sa atin siya, nananahan sa atin. Madali na itong unawain sa ating panahon ngayon kahit paano. Mas mahirap itong maintindihan nung panahon ng mga alagad, kaya't mauunawaan natin ang kalituhan ng mga alagad at ng mga nakikinig. Ang Eukaristiya ang nagpapaalala sa atin ng panawagang ito na makibahagi sa buhay ni Jesus. Dinggin natin ang kanyang mga sinasabi at paanyaya. Kaya nga daw, sabi ng isang pari, tayo hindi iniwan ng ating Panginoon sapagkat siya ay nakikibahagi at suma sa atin sa panahon na tayo ay tumatanggap ng kanyang katawan sa banal na misa kapag tayo dumadalo sa mga Eucharistic celebration. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you for your smile.